Tapos na po, Manermon, ang ating butihing ama na si Ted Failon. Pumunta naman po tayo sa isa pa nating butihing ama, Pastor Jeff. Ikaw naman po. Ayan. Sundin natin ang payo ni Lolo Ted. Anyway, tama yan. Magpapayat tayo para humaba pa ang ating buhay. Alam mo, katulad ni Daddy Eddie saka ni Mommy Emmy who celebrating their golden wedding anniversary. Bihira na ngayon yan. Palakpakan naman natin si Daddy Eddie at Mommy Emmy Feliciano sa Marikina po yan. Alam mo, Ted and Cha, being married is really a challenge, okay? Pero yung tumagal ka ng 50 years, talagang kakaiba yon. It's something na talagang lodi nga. Okay, di ba yung nakakwentohan natin, Ted? Sabi 50 years, pero sa akin parang 5 minutes pa lang akong married. Underwater. Wag yon, wag nating gayahin yon. Pero ako, seriously, Ted, ang greatest legacy or pamana for me, ano, na may iwan natin sa ating mga anak. Okay naman yung kayamanan, pero I think a godly marriage is something na mas magandang maipasa sa susunod na henerasyon. Okay? Yes, may takot sa Diyos, definitely. Pero yun, pagka na-maintain mo at na maayos ang iyong marriage, it's a reflection ng iyong fear of the Lord. Kaya sa mga tanong mga anak natin, ako nga, sabi ko sa mga anak ko, wala man ako maipamana sa inyo. Yun, ang greatest gift ko sa inyo ay minahal ko ang inyong nanay. Ayan. But anyway, talking about legacy, Ted, balik na tayo, Proverbs 10:7, sabi rito, the memory of the righteous is a blessing, but the name of the wicked will rot. Naku po, ang ganda naman na itong verse na to. Ted, Cha, when all is said and done, we will all be reduced to a memory. Ang tanong lang, anong memories ba yung iiwanan natin? And again, we have a choice, sabi rito sa verse na to, kung paano natin ipapamuhay yung ating one life to live dito sa mundo na to. Tuwid ba na daan or yung baluktot? And ngayon, Monday, TGIM, thank God it's Monday tayo pag Lunes, we're talking about career, work, yan pong mga nalilinya na yan. Kung nasambit ba yung pangalan mo sa mga taong directly affected the way you live your life, ano sasabihin nila tungkol sa'yo? Asawa mo, yung maid mo, driver mo, anak mo, kaopisina mo, mga empleyado mo. Biruin po ninyo kung righteous daw tayo, patayin ka na and still you are being a blessing sa mga taong naiwan natin kung pinili po natin yung tuwid na daan. Yung, alam mo yun, pinagmamalaki ka ng mga anak mo, yung bukang bibig ka ng mga kaopisina mo, or pwede naman bulok na memories din ang iiwanan natin to the point na susuklam naman yung mga tao, mabanggit lang yung apelyido mo. May mga ganyang apelyido, Ted, na naging tatak na ng kasuklam-suklam na ugali. Kunyari, Hitler. Di ba parang kasi Hitler, ugali mo parang Hitler. Naging ano na yung last name mo, na-attach na ba? Kaya, Ted, again, we have a choice. Do we want to leave a legacy? May maiwan tayong pamana or legacy na talagang ang mga tao ay mabe-blessed. Kilala ko yan. Ay, yung lolo ko, ibang klase yan. Ay, yung tatay ko, grabe yan. Ay, yung nanay ko, yung boss ko dati, grabe yon. Or, yung iwanan natin ay bulok na legasiya. We have a choice to live our lives. Kung nasa baluktot kang daan, lagi niyo pong tandaan, lagi pong may U-turn na ino-offer si Lord hanggat meron pang chance. Hindi pa puhuli ang lahat. At sa mga patuloy pong tumatahak sa tuwid na daan, kahit mahirap, tuloy po lamang. Because when all is said and done, diyan mo lalo ma-experience yung benefit. Buti na lang tama yung ginawa ko. Again, the righteous, yung sinabi ko kanina, the righteous will leave a memory of a blessing, but the name of the wicked will rot. Tayo po'y magdasal, Panginoon. Minsan, napaka-short-sighted namin. We're only living for the moment. Paano magkamal ng pera, paanong yumaman, paanong makapambabae, paanong makapagloko, paanong masatisfy yung addiction na to. Not thinking na yung mga ginagawa namin will directly affect the next generation. Minsan, Lord, makasarili kami sa desisyon. And sometimes we think, desisyon ko to, buhay ko to. Not knowing, okay, decision mo yan, pero yung epekto niyan, all the way to the next generation and to the next generation. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami magkaroon ng far-sightedness, Lord. Yung malayo ang pananaw, yung future-centric, kumbaga, Lord. Nagagawin namin itong tama because yung susunod na generasyon
ay makikinabang dito. Kaya Lord, sa mga taong nasa baluktot na daan ngayon, Lord, bigyan niyo po sila ng realization, katulad ng prodigal son. Pwede pang mag-U-turn, bumalik sa'yo, at iwanan ng kanilang pamamaraan na baluktot dahil at the end, mag-iwan man sila na marami salapi, kung bulok naman yung kanilang aplido na iniwan, nobody will want to have a rotten legacy. Salamat po, Panginoon, sa mga mag-U-turn dahil sa katuruan mo. At sa mga tao na nanatili ngayon, natuwid, despite persecution, sinasabihan ng ganito, sinasabihan ng ganyan, panatiliin niyo po silang humahawak sa tuwid na daan. Because the best is yet to come. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po ang aming panalangin para po kay Brad Jeff Eliscopides sa kanyang pamilya at sa kanilang simbahan at lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon pinakikinig sa aming programa. Dear Lord, sila po'y biyayaan ninyo ng lakas ng pangangatawan, talas po ng kaisipan sa kanila pong haharapin na hamon sa buong linggong ito sa kanilang pagmimisyon. Lord, muli po dinggin ninyo ang panalangin ng inyong mga anak. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen.